Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rundi TV mo. Sa panayam nga ano ni Certed Pile, ano kay Winston Casio, spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito daw si Mayor Alice Go ay hindi kayang itanggi yung mga dokumento, yung mga ebidensya na nakuha nila doon ano, sa sinalakay nilang pugo ano, doon sa may Bamban Tarlac para maiugnay nga itong si Mayor Alice Go. Sinasabi kasi ni Mayor Alice Go na wala siyang kinalaman sa pugo na yan. Pero ayon nga kay Winston Casio, ito daw si Mayor Alice Go ay talagang may kaugnayan sa pugo na yan. At yung mga nakuha nga daw nilang ebidensya ay napakarami daw para mas lalong maidiin itong si Mayor Alice Go. Isa na dito ano, yung bill ng Korinti na nakapangalan kay Mayor Alice Go. Pero kayo na lang din yung bahalang humusga ng mga kababayan kung sa tingin nyo ba talagang may kaugnayan itong si Mayor Alice Go. Pero maraming nagsasabi talaga na may kaugnayan, may alam itong si Mayor Alice Go sa pag-upirit ng pugo dyan sa kanyang nasasakupan dyan sa may Bamban. Paano ba daw mag-upirit yan kung walang kinalaman itong si Mayor Alice Go. Yun ang ano, wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Opo, sir, ito ho munang ano, ang binabanggit po, sa ngayon ho, ang PAOCC, so far po sa kasong ito ni Mayor Guo, ano po ang papel ng PAOCC? Basically po, ang naging papel lang namin dito sa raid sa Bamban, kami po yung nag-coordinate doon sa natutong raid, primarily because kami po yung nilapitan nung mga complainants ng mga foreign embassies. So, pagdating po doon kay Mayor Alice Guo, nagkataon lamang na nung kami ay nag-rescue, we were able to find the documents na nagpapangalan sa kanya doon sa kanyang possible involvement dito sa Baofu, Hongsheng, at saka pati doon sa Sunyuan. Kaya nga po, we provided all the necessary documents to the concerned government agencies, maging na rin po sa Senado, at kaya nga po nagkakaroon ng investigasyon tungkol dyan sa kanyang involvement dito sa Sunyuan. Opo, at klaro ho naman ano po, may mga nakuha na recover na mga dokumento, primarily linking the mayor dito po sa operasyon ng Baofu. Yeah, napakarami hong dokumento. Mm-hmm. Sobrang daming dokumento. Sabi ko nga po dun sa Senate hearing, nung unang Senate hearing na tungkol kay Mayor Alice, medyo nabigla kami nung nakatanggap kami ng mga disconnection notices galing doon sa Tarelco 2, nakapangalan kay Mayor Alice Lial Guo, Bamban Tarlac. Mm-hmm. So doon kami nagsimulang maghalukay ng mga ebidensya na meron nga po siyang involvement dito sa naturang raided na pogo ito. Sa pag-ahalukay namin, napakarami namin nakitang dokumento. Una na nga po doon, yung bukod doon sa Tarelco bill, yung letter of no objection, yun po talaga yung parang basically that's the most damning piece of documentary evidence kasi talagang sa kanya nakapangalan yung application for the letter of no objection doon sa naunang raid ng Hongsheng Gaming Corporation. Opo, letter of no objection, ito po kasi isa sa mga hinihingi no ng pagkor bago sila magbigay ng lisensya sa mga may application for the operation of Pogo na ngayon po ay IGL na no ang tawag. So totoo ba ang claim ng kampo ni Mayor na may PAGCOR license naman daw ito? There is a provisional license, that is true, no? Pero yung letter of no objection comes before doon sa PAGCOR license, no? Yung law no kasi, kinakailangan mo muna ma-comply yan, makuha mo sa mga municipal council, Sugigeto, mm-hmm. City Council. Mm-hmm. That is the prior, that is step one. Mm-hmm. So, kumbaga, yung kanyang papel doon sa pag-apply ng law no, is already indicative or direct participation doon sa operations noong Pogo na yon, na IGL ngayon, tinatawag natin. Opo. So, kumbaga ho, hindi may tatanggi na hindi niya maaaring sabihin na wala akong kinalaman dyan kasi siya mismo ho ang naglalakad ng lisensya nito, kumbaga. Yes, sir. All the document. Kaya nga po, kahapon, naglabas na ng preventive suspension yung ating Office of the Ombudsman, primarily because the documentary evidence points to her direct participation to the operations of
formerly Hong Sheng, then now Bao Fu and Sun Yuan. In fact, if you could, if you've read the findings of the Office of Ombudsman, they're alleging, they're saying that yung tinatawag na divestment ay hindi totoo. Oo, kumbaga, ano ho, ano, klaro na during the time of the raid, si Mayor ho talaga ay kabahagi sa operasyon nito hong illegal nga na aktibidad itong Pogo Company na ito. Ano po, sir? Up until the raid. Ganito yan, okay. Manong Ted. Ang pinakadaming talaga doon, bukod sa Lono, para sa amin, para sa law enforcement agencies, maging sa investigative agencies like the Ombudsman and the DILG, is the fact that yung bill ng kuryente up at... Hello? Hello. Go ahead po, sir. Go ahead. Apo. Go ahead. Yung bill. Bill ng kuryente ka ninyo. Go ahead, sir. Hello, sir. Apo. Ang sinasabi niya hanggang doon sa panahon ng raid yung bill ng kuryente, nakita yun, nakapangalan pa kay Mayor, no? Pati yung sasakyan nun naalala ko yun, which is sinasabi niya na yung time na daw na binenta yung lupain doon sa Bao Fu, sabi niya hindi pa daw na ilipat yung pangalan niya, diba, doon sa kuryente, o naalis doon sa address. Ulit? Okay, balikan natin si sir. Sige. You were saying, sir, yung bill ng kuryente. Go ahead, sir. Hello? Hello? Apo. Hello, sir. Sandali lang po, mga kapatid. Gusto ko lang ilatag itong mga informasyon, and then afterwards po meron tayo pa pang mga katanungan dito, no, para mas makunan po natin to ng mas, kumbaga, yung ating perspective dito mas lumawak sa isyong ito. Kasi maaaring sabihin nung mayor na, hindi, kaya ako binabayaran niya kasi nasa akin pa kasi yung, pero wala akong kinalaman doon. Alam mga ganun katwira. Sige po. Hello, sir. You were saying po na yung as of the time of the raid, ang bill ng kuryente ka ninyo, sir? Yeah. I apologize, Mr. Ted. Yung una po, supposedly she divested sa Bao Fu as early as 2022. Supposedly she has no more involvement whatsoever doon sa operations ng either Hong Sheng nor Sun Yuan nor Bao Fu as early as 2022. Now, the raid happened March 13 of 2024, itong buwan na ito. Sir, magmula nung 2022 hanggang 2024, you're speaking of how many years of continuous operations ng ng bilang kuryente, nakapangalan pa rin sa kanya. Now, may mga abogado po siya. Ngayon po, kung sakali po ang kanyang naging defensa is sa akin pa kasi nakapangalan Now, yung kung sakali lang po ha, kung sakali man po, ibig sabihin she was willing to take on the civil liability whatsoever in relation to the payment of the bill for more than 2 years. Napakatagal po noon Kung meron pong sisingilin pa rin, ang may civil liability po noon would still be her. Hindi niya masasabi na sa akin lang kasi nakapangalan yun Napakahinang defensa po yun. Okay. Nasasabihin niyang yun. Apo, sige po. So sir, pero bago po itong nangyari na raid itong March lamang ngayon taon, dati na ho pala itong ni-raid ng NBI, no? Bao Fu Real Estate Company Limited, December 2 ng 2020, kung saan po merong higit 300 na mga foreign nationals din na naaresto doon dahil sa meron na silang illegal gambling operations. May mga fraud na po, cybercrime operations. Hindi ko mapagtanto, kung noon pa pala itong Bao Fu na ito sinalakay na, bakit nakapag-operate pa? Kami rin po ay nahiwagaan tungkol dyan sa mga bagay-bagay na yan, to be honest. No? Kasi yung raid namin is already third of a series of raids. Ang alam lang namin initially was the second raid, yung February 1, 2023. Yun lang ang unang naming alam. Later on, naghahalukay kami, may nakita kami. In fact, yung pinaghahanap natin na
illegal na operator niyan, si Mr. Wang Xiyang, eh meron na palang kaso na naifile ng National Bureau of Investigation as early as December 2020. So meron siyang kaso ng paglabag doon sa illegal access of digital devices, no? So kaya nga sa tinatawag nating executive session tomorrow, meron kaming mga ipipresenta at yung ibang mga ahensya pa. Nag-meeting nga po kami kahapon ng ibang mga ahensya at mag-meeting ulit kami ngayon. Because medyo mahiwaga para sa amin. Opo, sige po. Bakit ganito yung pattern? Sige po. Pero Sir Winston, pero hindi ho ba si Mayor Alice tumakbo nito lamang 2022, di ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sige. So kung 2020 ito'y sinalakay na and then nagkaroon pa po ito ng operasyon. Hindi kaya 'di ba yung in-endorse siya nung dati mayor? Yes. Right. Yes, opo. Yes, kaya nga daw siya nanalo no? So hindi kaya ito kung lalaliman mo, sangkot na rito yung dating official ng Bamban. Well, kasi ang provincial government po naglabas nga ng dati pa ng resolution di ba? Na sinasabi ho nila, matagal na kaming naglabas ng resolution dito sa aming lalawigan, bawal yung mga gambling na ganyan. Ano po? Yes, sir. Pero yun nga, nangyayari po ito. So, basically po, talagang maaaring sabihin natin na hindi lang sa panahon ni Mayor Alice namayagpag itong cybercrime na ito at ilang pang fraud na ito, kundi noong nagdaan pong panahon na iba pa yung mayor. Kayo ho ba, gano'ng kalalim po ang inyong paghukay dito? Totoo po yan. Kahapon po, doon sa meeting natin doon sa mga prosecutors na nag-handle itong kasong ito, yan din po ay aming napag-usapan at nabanggit. Tama nga po kayo kasi she came on board as mayor of Bamban only 2022. And then the operations of Hong Sheng started way back to 2020. According to that natagpuan namin na siyang, meron nga pong raid noong December 2020. Yeah. So we're looking into the possibility of investigating as well, digging as early as 2020. Okay. Opo. Sige. So sir, kailan pa po kayo na nanungkulan diyan sa PAOC sa PAOCC? Personally January 6 of 2023. I see. Kasi po kung inyo maaalala, di ho ba nagkaroon din ng raid ang PAOCC? Sila Gilbert Police Officer Gilbert Cruz dito po sa Pasay, yung meron pong torture chamber, nalalaho ninyo? Opo. I was part of the raid dito. Okay, so yun po may pagcore license din yun, no? Yes, okay, sir. Dito po sinasabi nyo merong pagcore provisional license, right? Yes, sir. Okay, so hindi kaya, to be fair, di ba dito ho may pananagutan din parkour? Kasi alam natin ngayon tinutumbok itong si Mayor Alice, no? Lumawak na ito. Pero the fact na yung parkour ay nagbibigay ng lisensya, whether provisional man yan o hindi, no? Lisensya po sa operasyon nitong mga pogo na illegal pala, hindi ba sila po dapat din ninyong alamin? Halugugin, ba't kayo issue ng permit nang hindi man lang kayo umaalam sa actual operasyon nitong mga pogo na ito? Yeah, in all honesty and fairness, by the way, itong raid na ito po ay pangatlo na sa raids na ginawa nitong PAOC. Yung nauna po, yung sinasabi ninyo, may mas nauna pa dun sa sinasabi ninyo. Ang pinakaunang raid namin was August of 2023. August 1. License, pogo din po yon. Yung SKK Rivendell, dyan sa may P. Zamora, Gaitos. Pangalawa, yung sinasabi niyo may torture chamber, license din po yon. Smart Web Nasdaqin, and dyan sa FP Harrison, Corner William, Pasay din. At pangatlo nga po itong Sunyuan, dyan sa may Bamban, Tarlac. Kaya nga po, kami nakipag-meeting dito sa PAGCOR, sabi namin, last week, nakipag-meeting kami, na kinakailangan magkaroon tayo ng isang mekanismo lamang tungkol sa pagbibigay ng permit dito
sa mga IGL, sa mga tinatawag na ito. Kasi dalawa lang po yan eh. Ang tinitingnan natin, either merong direct participation na kung sino man nagbabantay doon. Mm-hmm. 24/7 po kasing pagbabantay eh. Mm-hmm. Or merong incompetence doon sa nagbabantay ng 24/7. At open naman po yung pagkor doon sa pagtingin sa kanilang sarili. Pero kami din po ay nag-a-agree doon sa sinasabi ni Senator Gatchalian at Senator Ontiveros, there is no more point of granting provisional licenses or provisional permits kung talagang hindi pa nakukomply ng IGL lahat ng mga documentary at saka iba pang requirements ng pagkor. Kinakailangan, wala ng provisional, diretsyong approve na lisensya kasi 100% na-comply na nila. Opo, ngayon, opo. Itong mga nangyayari, nakakalungkot nga din. Sabi nga namin, tumiting namin nung nakarang Miyerkules, all of the raided POGOs na pinasara ng PNP, NBI, PAOK, DOJ, IACAT, AMLAC, lahat po yan ay with permits. So, how much more po yung 402 cancelled POGOs? So, medyo malaki yung problema. Opo, mabuti nga po, ito'y nalalantad na. Ano ho itong tax evasion charges na binabanggit sa balita ngayon na inyong gusto lang pong isampa laban kay Mayor Alice Go? Isa lamang kuya, naunahan nga po tayo nung pagsampa ng ombudsman, nakasuhan na po siya ng paglabag doon sa anti-craft. Isa po yan sa tinitingnan namin at yung iba pa mga kaso na din develop natin ngayon ay una yung tax evasion kasi obviously that the lifestyle of the local chief executive is contrary to what is being declared in all of her filings, so to speak. May mga nakikita pa ang ating mga prosecutors na parang hindi sapat yung naibayad in relation to certain items, to certain divestments, capital gains, and so on and so forth. At meron din pong nakikitang posibilidad na makasuhan din po siya ng paglabag ng Anti-Money Laundering Act natin. At marami pa po, maging yung mga kriminal na, ito mga administrative po ito mga malfeasance po ito. Pero meron pa pong kaming tinitingnan na mga criminal charges na pwedeng ikaso laban sa Mayora dating back to the time that she was part of Baupo Land Development. Angela? Oo. Sir Winston, ano, tanong ko lang din po, no, yes, paano po makatutulong yung pagsuspende kay Mayor Guo ng ombudsman ano, dito po sa investigasyon at yung sa mga pagkalap nyo po ng mga ebidensya para po sa mga kasong isasampa nyo kay Mayor Guo? Una po, maraming mga documentary evidence po ay nandyan po sa munisipyo ng Pampan. So, mas magkakaroon ng freedom ang ating mga investigative at saka prosecutorial agency na pumasok sa munisipyo at maghalukay noon sa mga dokumentong kinakailangan pa namin para mas mapaigting pa yung pagsampa ng mga iba pang mga kaso laban po doon sa local chief executive at maging doon sa iba pang mga local officials ng Mamban. Medyo nakakalungkot ka lang na yung nabigyan ng preventive suspension ay dalawang mga administrative officials po lamang nitong munisipyo. Sapagkat sa aming pananaw, meron pa pong iba dapat na nasali doon sa pag-preventive suspension. Kasi ito po ay basically action ng isang buong munisipyo. No, ito ang kapabayaan ay hindi lamang kapabayaan noong executive department ng kanilang munisipyo, kundi maging ng kanilang legislative department na nag-approve doon sa letter of no objection ng hindi maayos yung pagtingin doon sa record nitong gaming corporation na ito. Kasi para bagang ang kanilang defensa is mayroon ng permit sa pagkor eh. So because may permit sa pagkor, listen, okay na yan, bahala na, hindi natin tingin, huwag na tayo mag due diligence pa. Para sa amin, hindi sapat yung ganon, kaya nga pinupukpok namin ngayon si pagkor, hindi okay lamang ng PAOK, pinupukpok ng DOJ, okay. Pero dapat hindi maging defensa po iyon. Sige po. So Sir Winston, nabanggit nyo ano, itong pagbibigay ng letter of no objection. Hindi ka makapagbubukas, hindi ka bibigyan ng pagkor ng license, no? Kung wala kang loan, yes, no, di ba?
Okay. Yes, sir. Yes, so, sir. Kung inyo pong sasabihin na ikaw, LGU Bamban, pati ang inyong legislature, ang inyong konseho nagbigay niyan, managot kayo, eh sa Pasay City. Hindi naman makapag-ooperate yung sinalakay doon na may torture chamber kung hindi nagbigay ng lono yung Pasay City. Baka lang po sabihin ng iba, parang iba ang touring natin dito sa Bamban, pero doon sa mga lugar po, sinalakay din po ng PAOK, oho, na mas may mga torture chamber pa, eh bakit doon nagbigay sila ng lono? Tama. Yung interagency Manong Ted na nagsagawa ng mga... By the way po, itong mga raids po natin, hindi lamang po PAOK ito. This is an interagency task group po. Yan, PAOK, DOJ, so na so forth. Yung interagency task group po natin, tayo po yung nag-meet every Thursday. Sumulat na rin po kami sa DILG para kalampagin itong local government unit ng hindi lang ng Pasay, kundi ng iba pa na nakikita namin. No, kasi sabi namin is hindi pwede na grant lang sila ng grant ng permit. Opo. Hindi naman pwede na, to be honest, dyan po sa Pasay, Kabayan Ted, ganito po yan eh. Nung nakausap namin itong mga administrative officials ng LGU ng Pasay, ang sabi nila sa amin, that was November of last year, to be honest, sir, eh, hindi nga kami pinapapasok niyang smart web na dake, which is FB Harrison and Williams. Hanggang gate lang po kami. Edi ako yung committee, no, nabigla ako. Sabi ko tuloy, eh bakit yung binigyan ng permit? Hindi niyo pala napapasok yan. So, as early as November last year, kami po yung nakipag-meeting na sa kanila. At lahat ng pwedeng pamumukpok, pinukpok na namin. So, that's why, again, yung ating task group ay sumulat na po sa DILG ng DILG Secretary, nag-meeting na kami. We would like, we're requesting the task group, DOJ and PAOK and the rest of the group are requesting na sana po tingnan natin lahat ang LGUs na merong ganito. Sige po. Okay, sa panghuli pong katanungan na lamang po, short answer na lang po, Sir Winston, kailan kayo po magsasampa ng demanda ng tax evasion at ilang pangkaso labang kay Mayor? Malalaman po namin ngayong 10 a.m. Okay. Sige po. Meeting kami ngayong 10 a.m. Okay. Sige po. Kami po yung makikibalita. Ano po, Sir Winston, ha, sa inyo pong magiging hakbang dito po sa kasong ito? Yun ang mga kababayan, madami-daming kasong kakaharapin itong si Mayor Alisgo ng Bamban Tarlac. Tama rin si Sir Ted Pailon, bakit si Mayor Alisgo lang yung ipinatawag dyan sa Senado? Bakit yung ibang mayor sa ibang mga lalawigan, ibang bayan na may mga pugo din na sinalakay, tapos yun nga, may mga naaresto din, bakit hindi pinatawag yung mayor? Mayroon pa daw sa Cavite, sa Paranaque, parang meron din. Sa Pasig, bakit? Mayroon ba sa Pasig? Hindi ko lang masyadong kabisado. Bakit si Mayor Alisgo lang yung ipinatawag? Dahil di ko lang alam, mga kababayan, ha, kung bakit pinag-initan din si Mayor Alisgo. Pero kung talagang may kasalanan itong si Mayor Alisgo, dapat talagang managot ito sa ating batas. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berge Everreligious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Susan 786, kay Ma'am Joyce ng Japan, kumusta na po, ma'am? At kay City Salia Baguhan, kay Idisa Borby, shoutout, ha. Magbasa tayo dito sa mga nakominto. Kay Julia Penny, shoutout, ha, shoutout. Shoutout na rin kay Haldi Fahad, shoutout kay Rafael Suila, kay Jixin Ku, shoutout. Kay Lina Suniga, kay Akina Sato, at kay Gwen Lopez. Yun naman, dito lang muna. At once again, this is from the TV Mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.